Sylvia's POV. Sunod-sunod na buntong hininga at paglunok ang ginawa ko. Habang nakatanaw sa lalaki nakatayo patalikod sa direksyon ko. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Good morning, sir. Napilitan akong magsalita at bumati kahit nakatalikod pa rin siya sa akin. Pigil kong hininga nang bigla siyang humarap. Have a seat, Miss Fuentes. Mautoridad niyang utos. I saw him move to his swivel chair. Naiilang na lumapit ako at mabagal na umupo sa tapat niya. I knew he was observing my move, kaya lalo ako nailang sa harap niya. Napalunok ako at hindi makatingin sa kanya ng maayos. Sir, my supervisor informed me that pinapatawag niya raw ako. Sinubukan kong huwag masamit sa harap niya. Yes, sabi niya. Diretsong nakatingin sa aking mga mata. Pero bago tayo magpatuloy, samahan mo muna ako mag-lunch. Ngayon, ano daw? Tanghalian kasama siya? Huli na lang mapansin ko ang oras. Sayang oras kung pababalikin pa kita mamaya. Ha? Pwede naman hong mamaya na lang after lunch, sir. Babalik na lang ako. Hindi ko talaga gustong makipag-lunch sa kanya kaya yun na lang naisagot ko. Pwede naman talagang bumalik na lang. I don't take no for an answer, Sylvia. What I mean is, we can discuss it while we're having our lunch. And will you drop the ho? Hindi pa ako ganun katanda. Understood. Hindi ba niya nahalata na ayoko siyang makasabay? And did he just call me Sylvia? Hindi ko pinahalatang nagulat ako sa pagbigkas niya ng pangalan ko. Where's the Miss Fuentes now? But sir, meron pa ho. Meron pa ho kasi akong gagawin. And it's an important matter. Mas importante pa kaysa sa akin. Napalunok ako. Ganyan ka ba sa mga nakakataas sa'yo? Tandaan mo na sa ilalim ka na ng pamamahala ko sa pagkakataong ito, Miss Fuentes. Kailangan ko bang ulitin na akong bagong may-ari ng kumpanya ngayon? Seryoso pa niyang sabi. Oo, ikaw na. Gusto ko sanang isagot. Shit, paano pa ako makakatanggi kung siya na ang bagong may-ari? Paano pa ako iiwas kung ganitong lagi ko na siyang makikita araw-araw? Wala akong ibang choice kung hindi sumama sa kanya na mag-lunch. After all, boss siya kaya malamang siya lagi ang masusunod. Pero nababahala ako sa sasabihin at makikita ng ibang tao, lalo pa at trending pa yung encounter namin kanina umaga. Pero bahala na, hindi ko na lang muna papansinin ang sasabihin ng iba. Trabaho naman itong gagawin ko. Trabaho ito. Sorry sir, nahihiyang nagbaba na lang ako ng tingin. Naramdaman ko siyang tumayo at napatitig sarilong pambisig. It's already lunchtime, come on. Tumambol ulit ang dibdib ko ng magtamang mga mata namin, kaya kagad ko ring binawi yon. Tumayo ako tahimik na sumunod na lang sa kanya, palabas ng opisina. Dahil lunchtime, inaasahan ko mang maraming tao sa hallway para tumungo sa kantin ng kumpanya. Ang kantin ay matatagpuan sa ground area at sa gitnang palapag ng gusali. Pero mas maraming kumakain sa ibaba kaya aasahan ko ng mga matang nakasunod sa amin. Kahit wala akong naririnig ay ramdam ko ang mapanuring titig nila. Alam ko nagtataka sila kung bakit kasama kong bagong hot at gwapong boss na to. Nandiyan na rin yung mapanghusga nilang titig. Bahala na, basta wala akong ginagawa kung hindi ang sumusunod lang sa utos ng bago naming boss. Ang awkward talaga nung nasa loob na kami ng kotse niya. Gusto ko sanang itanong kung saan kami magla-lunch pero umurong ang dila ko. All I thought ay sa company lang kami kakain. He stopped at a Japanese restaurant. Lumabas na siya ng kotse at sumunod naman ako. Gusto ko sana magprotesta pero isang tingin niya lang, napapasunod na ako bigla. Ano bang gagawin ko? Paano ba maging normal sa harap niya? He was not just the new owner. Siya kasi yun eh, siya yun. Buti na lang at naka-formal office dress ako dahil halos lahat ng kumakain doon ay mayayamang nagtatrabaho sa opisina. This restaurant showed elegance and peacefulness. Dahil sa magandang interior, may fountain pa sa pinakagitna. At ang musika na pinapatugtog ay kailamig sa tainga. Siguro mas maganda dito pag sa gabi kumain. Kasi maraming hanging lights na nakapatay pa ngayon. This way, sir, ma'am. Dinasist agad kami ng isang babae. Pero panay naman ang pagpapakyut sa kasama ko. Is this place okay with you, sir? Sa kasama ko lang talaga nagtanong. Tumaas ng bahagi ang kilay ko. Yes, miss. Okay, the waiter will assist your order, sir. I'll go now. Thank you. Sabi pa niya sa pinakamagilong na boses at may napakagandang ngiti sa mga labi. Napailing na lang ako.
Pagkaupo namin ay may isang waiter naman na agad lumapit. Pansin ko na nagpapakit itong waiter sa akin. Panay kasi ang ngiti at tingin sa direksyon ko. Well, cute naman siya at sa tansya ko, bata siya ng 4 na taon sa akin. May biloy siya na mas nagpapakit sa kanya. Why are you flirting with her? Ganyan bang trabaho mo? Nabigla ko sa sinabi ng kasama ko sa waiter. I didn't imagine na ganyan siya. He was formal but rude. Sorry sir. Nahiyang napayuko siya at namula sa narinig. Magsasalita sana ako. Pero inunahan niya na ako. I don't want you to assist us. Umalis ka na at humingi ng papalit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko sa hayagang pagtaboy niya sa waiter at pagpapahiya sa harap ko. What's wrong with him? Wala namang ginagawang masamang waiter sa kanya. Kakaibang ugali talaga. But sir, if you need this job, leave or else, I'll ask your manager to kick you out. Wala naman siyang kasalanan. Shut up and stop defending him. Agad ako namula sa hiya nang ako naman ang pinagsasabihan niya. Inirapan ko siya tumahimik na lang bigla. How could this man humiliate me in front of anyone? God, wala siyang karapatang gawin yun. Wala pang gumagawa sa akin nun. Buisit. Shit his face. Sana hindi na lang talaga ako pumayag kung ganito lang palang mapapala ako. Hindi ko siya pinansin at nagbasa na lang ng menu. When another waiter came to assist us, hindi pa rin ako kumibo kahit tinatanong ako. I let him order my food. Wala naman kasi akong pambayad sa mga mamahaling pagkaing nasa menu. After 5 minutes, the waiter served the foods. Nabigla pa ako sa dami ng in-order niya. Parang sa 4 o 5 katao ang kakain nun. Maubos kaya niya yun? Sa bagay, baka may hinihintay siya. Napalingon pa ako sa paligid kung may darating ba talaga. Pero walang bakas. Let's eat. Napatingin ako sa kanya't nagtamang mga mata namin. Still galit ako. Yung kaba ko na sumama sa kanya para mag-lunch ay nawala na. Napalitan na ng inis. Sir, akala ko may hihintayin pa tayo. Casual na tanong ko. I have no other guest here except you. Tayong dalawa lang. What? Wala raw? Ano kaya tingin ito sa akin? Matakaw at patay gutom? Hindi ako kakain kaya ubusin niya lahat yan. No thanks sir. Umiling pa ako. Hindi pa naman ako gutom. Sa company na lang ako kakain. Narinig kong pagbuntong hininga niya. Okay, I apologize for what I said. I didn't mean it. Wow, marunong palang humingi ng pasensya. You didn't mean? Pero sinabi mo na't pinahiya mo na ulit ako. Okay lang yun sir. Pero ang totoo, hindi ako okay. But at least, humingi na siya ng pasensya. Then let's eat. Ayoko pa rin sana, kaya lang alam ko namang ipipilit pa rin ang gusto niya. Kaya tahimik ko na lang nakinuha ang kutsara, tingdor at marahang gumalaw para kumain. Labag sa kalooban ko ngunit narito ako't sumusunod sa utos niya. Nagsimula na kaming kumain pero naiilang pa rin akong sumubo. Ang tangi ko lang naririnig ay ang spoon and fork na lumalapat sa pinggan. Pati nang mahihinang ingay ng ibang customer. Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. You don't want the food? Automatic ako napatingin sa kaharap ko. So he is observing me, ha? Umiling ako. No sir, napabuntong hininga ako. Paano ko sasabihin na iilang ako dahil nandyan siya at hindi ako makakalunok tuwing nahuhuli ko siyang tinititigan ako. Busog lang kasi talaga ako. Eat Sylvia, huwag mo sayangin ang mga pagkain. Eh di kainin mong lahat? Mahinang bulong ko. What did you say? Kumunot ang noon niya. Wala, sabi ko sa kanatarantang sumubo ng pagkain. Shit, ang awkward talaga kapag ganitong boss mong kasama mo. Pero teka, ano kayang kailangan niya sa akin? Bakit pinatawag pa ako't dinala dito? Sabi niya we could discuss it while we were having our lunch. So ito na yon. I want to hire you for a new position. Naputol ang pagsubo ko na magsalita siya. What sir? Kumunot ang noo ko. Why me? Why you? Turo niya sa akin na ikinatangu ko. Mr. Chua recommended you to me. What? Ang may-ari? Paano? Hindi naman ako kilalang masyado nun. Once ko lang naman siyang nakausap. With the board of directors nung wala ang supervisor namin at ako nag-volunteer sa meeting. Pangalawa yung malapit ang encounter namin kanina. So paano naging akong nirecommend ni Mr. Chua? Anong position, sir? I still managed to ask kahit nailang pa rin ako makipagtitigan sa kanya. My senior chief supervisor. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. What? Ayoko. Maraming mas deserving sa akin.
Nabasa ko ng profile mo, kaya alam ko madali mo itong kakayanin. Isa ka rin sa mga magagaling na empleyado, kaya mas mabuting piliin ka kaysa sa iba. Kasi bago ka pa lang at marami ka nang napatunayan. Pero maraming mas deserving kaysa sa akin, sir. Mas maraming naunat marami rin na kumapakang iba. I guess hindi ko yun matatanggap. Ako ang bagong may-ari ng kumpanyang yon, Sylvia. Walang pwedeng mag-question sa desisyon ko at dapat sundin ako ng lahat kahit ikaw. Sumunod ka. Ha? Lagi na lang ganyan kasi may-ari ka at empleyado lang ako? Bakit? Hindi pa pwedeng hindi ko tanggapin yung offer mo? Mayabang, bulong ko. What? Malas ko't narinig pala niya. Wala, sir. I mean, pag-iisipan ko munang mabuting offer niyo. You don't have to think about it. Kung ayaw mo, then I have another option. Really, at may option pa siyang iba? Pag-iisipan ko muna, sir. Yun lang sinagot ko, tumahimik naman siya. Basta sa susunod na tanongin niya ako tungkol dyan, isa lang isasagot ko. Ayoko. Period. Pagpasok pa lang sa opisina, yung mukha kagad ni Divine ang nabungaran ko. Para pang ang inaabangan talaga niya ang pagdating ko. Hindi lang pala siya kung hindi pati na rin ang iba. Pinagtitingin na agad nila akong lahat. Kulang na lang ay lapitan ako't usisain kung anong nangyari. Pero syempre, naiilang sila sa akin kaya hanggang tingin na lang sila. Si Divine lang ang may lakas ng loob na magtanong sa akin. Hoy babae! San ka galing ha? Alam mo bang hinintay kita? Nakataas ang kilay na pagsugod na sa akin sa table ko. Antaklesa talaga ni Divine? He did not know how to lower his voice. Napakaingay. Napakunot ang noo ko. Oo nga pala, sabay dapat kami magla-lunch kanina. How could I forget that? Napahampas ako sa noo at humarap sa kanya. I'm sorry, Divine. Hindi kita na-inform kaagad. Alam mo namang pinatawag ako, hindi ba? Eh bakit ngayon ka lang? Huwag mo sabihin na isang oras talaga kayong nag-usap. Ang tagal naman nun. At ano itong naririnig ko? Umalis daw kayo ni Mr. Vergara? Sabi ko na nga ba't may pakpak talagang bawat balita. Kaya beware at alert palagi sa mata ng mga chismosa. Naupo na lang ako at tinitigan siya sa mga mata. Pwede ba? Huwag kang maingay dyan. Alam mo namang ini-issue na ako dito. Pinapalala mo pa. Tingnan mo yung mga paligid natin. Pinagmamasdan nila tayo at naririnig nila ng malakas yung boses mo. Hahampasin talaga kita pag hindi ka pa tumahimik dyan. I'm sorry. Napahawak siya sa bunganga at agad na upo sa tapat na mesa ko. Ikaw naman kasi eh, you did not text me. Buti pa ako hindi makakain. Paawa ipek pa niya. I felt guilty. Oh, sorry, hindi ko nadala yung phone at bag ko. Biglaan kasi yung meeting. Sorry na, Divine. Babawi na lang ako next time. Promise. I'll be okay, Via. Kapag sinabi mo sa akin kung saan kayo nagtungo ni Sir Pogi, nag-iwas ako ng tingin. Ha? Ah, kasi. Nagdadalong isip pa ako kung tamang sabihin ko ang nangyari. Hindi naman kasi mahalagang malaman pa niya. Saan nga? Pangungulit pa rin niya. He was waiting. Secret? Tanging namutawi sa aking bibig. Alandi talaga? OMG? May pasekreto ka pang nalalaman ngayon ha? Sylvia Fuentes, uulitin ko. Saan ka talaga nang galing? Kayo ni Sir. At medyo nilaksan na naman ang baklitang itong boses niya. As if nakalimutan na kagad ang sinabi ko na huwag maingay. Lower your voice nga, Divine. Nag-lunch meeting lang kami ni Sir. That's all. Sabi ko na lang para manahimik na siya. What? Really? Oh my God! Lunch date agad, unang araw pa lang? I can't believe it! May pagtakip pa si bibig pa niyang react. I said, lunch meeting, not a date meeting. Pagtatama ko. Pareho lang yun! Gumisip pa siya. Magkaiba yun, huwag kang ano dyan. Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Bahala ka, basta para sa akin pareho lang yun. Date yun, date! Ginigit pa talaga? Marunong ka pa sa akin? Bumalik ka na nga sa pwesto mo. Makakagulo ka lang sa trabaho ko? Inirapan ko pa siya. Sabay buhay ng computer ko. Kwentuhan mo muna kasi ako. Nakakainis ka? Hindi ako aalis dito. Bahala ka. Pagmamatigas pa rin niya at hindi nga tumayo. Napailing na lang ako. He wants to promote me. O ayan, sinabi ko na ha. Huwag mo na ipag-ingay, please lang. Wow! That means, hindi ka na alanganin. Mapopromote ka pa? Ang galing naman, nakakaingit ka, be. Kahit pa napahiya ka kaninang umaga, pero wag ka, sikat ka na dahil sa nangyari. Namilog pang mga mata niya. Sikat sa issues. Bahala na, at least famous. Eh ako kaya, bigla siyang sumeryoso. Alam mo ba, bukas na raw agad sisimulan ang elimination ng mga tao sa kumpanya. Nakita kong pagkabahala sa kanyang mukha. Elimination? Ano to, PBB lang? Tss,
Ikaw napakanega mo ngayon. Tiwala lang kasi, di ba sabi naman ni Mr. Chua, huwag tayong mabahala dahil may kasunduan sila ng bagong may-ari. Yung totoo, nakikinig ka ba o hindi? Nakinig, pero nakakadistract kasi yung kapugian ni Mr. Vergara na love at first sight ako, be. Pinalamlam pa niya mga mata. Kalokohan ka talaga? Napapailing na lang ako. Ikaw rin naman ni, na love at first sight ka, kaya may Sandro ka ngayon. Tudyo ng utak ko sa akin. Mali ba naman natin kung susunod yun sa kasunduan nila? He's the new owner now and he has the right to decide kung magpapatuloy pa ba tayo o hindi. Sa bagay, wala na tayong magagawa dyan. Sang-ayon ko na lang. Pero napaka-professional naman ang dating kapag hindi siya sumunod sa deal nila ni Mr. Chua. Paano na lang kaya ako? Paano ng kumpanya? Paano ng office na to? Ang trabaho may iiwan ko? Mawawalan na rin kayo ng pinakamagandang nila lang dito. At paano ka na? Mawawalan ka na niya ng maganda at mabait na best friend. Sira, puro ka talaga kalokohan. Natatawang inihagis ko na sa kanyang isang crush paper. Aray naman, Via! Reklamo ni Divine sa kainayos ang nasirang bangs. Tsk! Seryoso, Divine. Huwag kang mag-alala. Ipagdasal natin na hindi ka kasama sa mga mawawalan ng trabaho, okay? Remember, prayer is the best thing to do now. Maririnig ka rin niya pag sincere ka sa kanya. Tiwala lang, be. Ikaw pa ba? Oo naman, Via. At mas may tiwala na ako ngayon. Teka nga pala, inaccept mo na ba yung offer? Tanong niya. Hindi pa, pag-iisipan ko munang mabuti. Ano? Tangi ka talaga? Swerte mo na nga yun eh. Tapos palalampasin mo pa. Duh, nag-effort pa nga yung tao makipag-lunch date sa'yo para lang i-promote ka. Kung ako lang talagang inoferan niya ng ganun, hindi. Hindi na niya natapos pang sasabihin dahil tinapakan ko ng paa niya sa ilalim ng mesa. Ang kulit, sabing hindi date yun. At saka over ka, pag-iisipan ko pa lang. Wala ko sinabi hindi ko tatanggapin, okay? Eh parang ganun na kasi yun. Kunwari pag-iisipan lang, pero ang totoo, hindi tatanggapin. Kilala kita, oy! Aba, parang ikaw pang mas may alam sa akin, ah. Hindi ko mapigilan tumawa sa kabaklaan niya. Basta, Via, huwag mo nang palampasin pa yun, ha? Grab mo na kagad sa susunod yung date, este, pag-uusap. Tapos ang gawin mo, ilakad mo ko kay Fafa Frank, ha? Tumikwas ang kilay ko sa narinig. Sabi ko na nga ba, haler, ano, close lang kami. Ah, ganun, so okay lang sa'yo mawala ko dito, ha, babae? Ngayong safe ka na dyan? Asus, kadaramahan mo bakla ka. Kung ano-anong pinapagawa mo sa akin, wala ka talagang tiwala sa sarili mo. Kung isa ka man sa matatanggal, paano na ako? Ikaw lang yung super kaklose ko dito eh. Sino na lang magpapangiti sa akin yan? Kaya don't worry, ipagdarasal ko na matanggal na silang lahat, huwag lang ikaw. Seryoso kong sabi, natawa siya ng todo. Matagal ng lahat, huwag lang ako. Wow ha, ang sweet naman. My friend, ikaw nang mabait niyan. Pero thank you, Via. Ikaw lang din ang pinaka-close ko dito. Malulungkot talaga ako pag nagkalayo tayo. Kadramahan mo talaga? Hoy, seryoso ako. Oo na, ang ingay talaga, Divine. Bumalik ka na nga muna dun sa pwesto mo't baka mahuli pa tayo ni Ma'am Debbie. Pasulpot-sulpot pa naman yun lagi. Oo na, babalik na. Basta ha, tuloy ang usapan natin mamaya. But I doubt it. Busy na kasi ako. Okay. At last, natapos ko na rin ang ginagawa kong summary report. I never stop until I didn't finish it yet. Nag-overtime pa talaga ako ng 2 oras. Kailangan na kasi ito ng management bukas. It was exactly 7 p.m. kaya nagmamadali ako naglipat ng mga gamit ko. I needed to rush dahil mga ganitong oras ay hinahanap na ako ng anak ko. Nang matapos maglipat ay kagad akong lumabas ng opisina. May mangilan-ngilan pang tao sa ibang department na tulad ko ay may tinatapos din yatang trabaho. Tumunog ang phone ko na makarating ako sa elevator. Napangiti ako when I answered it after getting inside the elevator. Hello, Nay. Kamusta ho dyan sa bahay? Okay naman, Iha. Nasaan ka na ba? Etong anak mo kasi, hinahanap ka na. Nag-overtime ho ako, Nay. Pakausap naman ho sa kanya. Mommy? Napangiti ako nang marinig ko malamis niyang boses. Biglang nawalang pagod ko sa buong araw na trabaho. Oh, baby, I missed you. I miss you too, Mommy. Come home. Sure, baby. Pauwi na ako. Natuwa siya nang malamang pauwi na talaga ako. Yay! Love you, Mommy! See you soon! I love you more. I was still smiling when the call ended. Napakunot ang noo ko nang may tumikim sa likuran ko. When I turned my head, kamuntikan pa ako mapasigaw at mapatalon sa gulat. Namutla ko't biglang kinabahan. Sino ba kasi hindi magugulat? Bigla na lang siyang sumusulpot nang hindi ko nararamdaman. At sa lahat ng tao, bakit siya pa?
Hey, Miss Puentes, are you okay? May pag-aalalang tanong niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko saglit bago siya hinarap. Okay lang ako, sir. Kanina pa ho ba kayo dyan? I mean, kasabay ba kita? How could I be so stupid? Mali-mali ako ng tanong sa kanya. I didn't even notice him. I thought mag-isa lang ako sa loob ng elevator. Lord, imposibleng wala siyang narinig pero sana wala talaga. Busy ka sa pakikipag-usap sa boyfriend mo, Miss Fuentes. Kaya hindi mo napansin ang paligid mo. Seryoso at mariin niyang sagot. I didn't know kung why. Bakit ganun ang tono niya? Napalunok ako. Pasensya na, sir. Namiss ko lang kasi yung kausap ko na kayo kong sagot ko. Tama naman, namiss kong anak ko. Hindi ko na ulit siya narinig na nagsalita hanggang sa bumukas ng elevator sa basement area. Nagpatiuna siya sa panglabas at dere-derecho sa sasakyan habang ako naman ay naiwang mag-isa at nakatanaw lang sa kanya. May mali ba sa sinabi ko? Napailing na lang ako saka tumungo sa sasakyan ko. I was still nervous about what happened. Sana naman wala akong kahina-hinalang nabanggit sa pag-uusap namin ng anak ko. Franco's POV. So, she's in a relationship ha? Sa bagay, ano bang dapat kong asahan? Na single siya? Bakit kailangan ko makaramdam ng ganito? Diretso akong pumunta sa bar area ko pagkapasok ko sa condo unit ko. Agad akong kumuha ng isang bote ng wine at nagsalin sa shot glass. Pumunta ako sa glass wall ko at pinagmasdan ng busy city. Gusto kong ma-relax. Ganito lagi pag sobrang stress sa buong araw na trabaho. Napubuntong hininga ko. Sa wakas, nakuha ko ng pinaka-the best para sa negosyo ng aming pamilya. Nakakapagod ang maraming hawak na kumpanya. But at least, Dad would be prouder because of this success. Inubos kong wine sa baso saka umupo sa lounge habang hawak-hawak ang kumikirot na noo. Samantala, nakuha ng mga mata ko malalaking painting sa gitna ng dingding. Ito'y malabo ngunit ganap na maganda at kamanghamanghang sining. Binili kong painting higit sa 4 na taon na nakakaraan. Ito ay katawan at hugis ng isang babae sa dilim. Hindi masyadong klarong buong muka, but it really looked like the lady I met 4 years ago. Sylvia Fuentes. Alam kong ikaw yun. Ikaw yung nakaagaw ng buong atensyon ko nung gabing yun. At ikaw ang nakasama ko buong gabi. Nakainom ako pero naalala ko pa yung nangyari sa pagitan natin. At alam kong akong una mo. Hinanap ko siya noon, pero hindi ko mabigyan ng dahilan kung bakit ako nag-aaksaya ng oras sa paghahanap sa kanya. Tapos ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit gusto ko siyang makita. Pinagmumultuhan niyang nakaraan ko 4 na taon na nakakaraan, at nang makita ko siya sa wakas, bumalik ulit ang pananabi ko na makausap at makakasama siya. But how could I, kung meron ng hadlang? Ano kayang gagawin ni Franco ngayong inaakala niyang may nobyo na si Sylvia? Tanggapin kaya ng dalagang offer na trabaho sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.